which goes to the forms. Okay. So may konting confusion ngayon or may git konti about the forms. Bakit po? Kasi last week po, sinabi ko, lahat bigyan ng forms. Bakit ko po nasabi yan? Kasi po, nagbasa ako ng guidelines at araw-araw naming kausap ang DSWD. At tinanong namin sila, pwede bang wala ng form? Sabi nila, hindi pwede kasi paano natin maja-judge kung qualified o hindi kung wala tayong data. Walang problema sa 6 million, almost 6 million, yan po ang 4Ps at saka yung UCT kasi may data na sila. May additional 3 million po sila na may data sila pero wala pang cash card. Okay, so sa 18 million nakabuan na pamilyang Pilipino na bibigyan ng 5 to 8,000, 4.4 million 4Ps, almost another million and a half yung UCT and other. And then yun lahat may cash card kaya walang problema yan. You should get your money ASAP na, no? Dinideposito na, makukuha nyo sa cash card nyo yan. Pero yung 9 million, yung 3 million na poor din or near poor, may listahan pero walang cash card. And then may additional 9 million ka kasi nga naka-enhanced community quarantine tayo. So, ang sabi ng DSWD, kailangan mo yung form para ma-assess natin. And then, apat ang steps nila for approval or validation. Iva-validate ng barangay, i-encode, iva-validate ng social worker, iva-validate ng munisipyo, tapos iva-validate ng central office. So sabi namin, masyado maraming validation, tatagal to masyado, di ba? Parang, yes, ayaw natin magkamali, ayaw natin madoble, ayaw natin may corruption. Pero kung gutom na tao, patay na kabayo, bago nila makuha, you know, the safe, kaya nga graft and corruption eh. Yung corruption, yung ninakaw mo yung pera. Yung graft, yung sa sobrang inefficiency, may damage. And in this case, the damage is to life eh. Diba? If people don't get their medicines, hindi lang naman COVID-19 ang problema. Marami pong hikain, marami pong may diabetes, marami pong may high blood na hindi nakakapag-trabaho ngayon, hindi nila nakukuha ang gamot nila. That's why nga very wise po ang economic team led by Secretary Dominguez and Secretary Avisado in saying cash ang ibigay. Kasi whether toiletries yan for proper hygiene, whether food, whether gamot, di ba? Yan po ay kayo na magdesisyon at bukas naman po yung mga tindahan around you, di ba? Or at least yung mga groceries. So yun po ang kabuuan kung bakit kailangan ng form. So biglang sinabi sa amin, sir, hindi nyo pa maproproduce yung form sa mga local kasi kailangan ng barcode. So yun po sinulat namin sa kanila na pampatagal po ito at gagamitin nyo naman yung barcode to verify after. We can have a validation house to house. We'll make it very quickly. How? One day, i-print yung form. The next day, i-distribute. In the same day or the next morning, kasama na yung validation team. House to house, binavalidate kung sinong may kailangan. And then, after that, payroll na, pwede nang ibigay sa tao ang pera. So, kaya namin sinabing 3 to 5 days, depende gano'ng kabilis yung LGU. We want to help the LGUs. So, mga kapitan, mga konsehal, mga bukal, mga governors, vice governors, mayors, vice governors, we're doing this to help you. And the congressmen are every day thinking of ways, aside from legislation, how to help even through oversight and yung kanya-kanya ding mga donation. So, yung bawat block natin, let's say yung Metro Manila, and then gumawa din kami ng Greater Metro Manila, may proposals at may concerns yan na every day, no? Okay, so saan nagkaroon ng confusion? Ngayon, biglang dinagdagan ng DSWD, hindi lang ng barcode, but control number. And then, binago din po yung sinabi sa amin na initially ha, ang numbers and I think it's here, no? Let me see. Initially, yung numbers ay ang usapan initially kung ano yung nasa 2015 census. But we know that's 5 years ago and we know na nung build, marami din lumipat sa mga highly urbanized area. Metro Davao, Metro Cebu, Baguio City, Tarlac, Pampanga area, and Metro Manila, no? So, ito po yung nilabas nilang list.
Yan po ang binigay nilang initial. Pero tignan nyo po sa Metro Manila, no? Anasan yung iba kong form? Sandali ha. Meron po ako, pinacompute ko yung percentage dito eh. Eto po. Okay. So, walang problema po sa BI, eto po, sa BARM, dahil po 93% mabibigyan. Sa Region 12, 83%. Sa Region 10, 80%. No? Pero dito po sa Metro Manila, 54% lang ang mabibigyan. Hindi po problema yan kung 54 or 55% lang ang may kailangan. Pero katulad nga po sa Maynila na 350,000 naging 560, saan kukunin ni Mayor Isko yung additional 200,000? And dun po sa mga nagrereklamo pong mga kapitan at etc. at sinasabing gumugulo, kaya po tayo nag-advocate, kaya natin ine-exercise yung atin oversight powers, kaya nga nakapirma sa sulat namin ay yung members ng oversight committee para linawin, no? So, ang sabi ngayon, may listahan na daw ang DSWD, kung ilan, yun lang ang bibigay sa iyo na form. So, let me tell you the problems that that will create. I asked Mayor Isko, I asked Mayor Lino, and nakiusap ako kay Mayor Lino, tanungin sa ibang ibang mayor hanggang sa kapitan, kung totoo o hindi na ayaw ibigay ng DSWD yung listahan ng 4Ps sa kanila. Pare-pareho ang sagot po sa akin. Pati po dun sa nakikipag-usap sa amin from DSWD, they agree, hindi po sila magbibigay ng pangalan ng 4Ps. So kasama sa sulat namin yan na pasok pa rin sa data privacy law na ibigay nila sa mayors yung names. Why? Okay, like in Taguig, ang in-approve 102,000 families. 92,000 families daw i-identify namin or ng local government yung 10,000 4Ps. Pero hindi nila sinasabi sino yung 4Ps. So kung 92,000 lang ang bibigyan mo, samantalang ang qualified ay 160,000-170,000, mapipilitan si kapitan, mapipilitan si mayor na mamili sinong pinakamahirap, sinong pinaka nangangailangan. And usually ang pinaka nangangailangan 4Ps. Kaya nga tinanong ko yung mayor ko, anong ginawa mo mayor? Eh sinabit daw niya sa DSWD kung sino yung binibigyan na pinakamahirap, ang DSWD daw ang magtatanggal kung sino yung sa 4Ps. Eh di ganun din, humaba pa yung proseso, di ba? So, yun ang isang example po. So, problema po ng mga kapitan ngayon, limit kulang na nga yung forms nyo, pero pag pinamigay nyo, pag binigay nyo sa miyembro ng 4Ps at pinirmahan yan, nawalan kayo ng isang pamilya na pwedeng bigyan. Diba? Kasi pwedeng sabihin hindi dumoble kasi chinek naman niya na 4Ps siya. So hindi niyo siya bibigyan. Pero ang ibibigay sa inyo eksaktong ano lang eh, eksaktong number ng forms. Kagabi medyo late na po ako, actually madaling araw na po ako natulog. So I was watching CabSec Carlo Nograles sa TV at yung isang tanong sa kanya nung netizen, pag ako ay hindi botante sa lugar ko, kung nasaan ako ngayon, bibigyan din ba ako? And very, very clear ang sagot niya that they discussed that sa IATF, voter's ID or being a voter in that area is not a requirement. In fact, yung mga stranded ay dapat tulungan. And by the way, ha, may tulungan tayo. I'm thankful very much sa DSWD. Agad nilang tinugon yung panawagan. Medyo tinulay lang po natin ang panawagan ng UP Los Baños Chancellor na libo-libong estudyante ang stranded po sa UPLB. Nagre-raise lang silang money na makakain twice a day. At agad rumresponde po ang DSWD and we're still coordinating kasi meron pang estudyante. So there's no conflict between us and DSWD. This is professional discussion, no? But we're involving the public because you have the right to know. Katulad ng sinabi ko, pag ganitong crisis, isang pamilya tayo, being candid and honest and discussing everything in the public will take out any suspicion between everyone. So dun po sa example ni Carlo, no? Secretary CabSec Carlo. So paano ngayon kung hindi kilala ng kapitan yung stranded sa kanila or yung hindi botante? So hindi mo bibigyan ng form. So hindi siya ma-assess. So hindi na nga siya nakasama, hindi pa siya nabigyan ng form.
So may iba po kasi, kanya-kanya po kasing philosophy yan eh. Yung iba, ang philosophy nila, huwag mong bibigyan ng form, baka mag-expect. So let me make this clear, no? The economic team has package 1, which is for the 18 million Filipino families, the poor and near poor, informal sector ng ating ekonomiya, and for the health and medical professionals, including PPEs. May package 2 na parating, which is for the formal sector, including the micro, small, and medium enterprises. But the government has continuing programs, for example, sa microfinance, ang ating pong central bank, halimbawa, ay ang daming pagkilos na ginagawa para sa mga negosyo at banko. And then, ang Dole, for example, is on top of some of them who are in the formal sector. So, yun po yung 6.6 million families to, para mabuo yung 24.6 million Filipino families. So, ang sinasabi ko po, by giving everyone the form, you will be able to evaluate and identify and validate sinong dapat bigyan at sinong hindi. So, halimbawa ngayon, in-announce nila kung meron ka kahit isa sa pamilya na senior, na meron PWD, meron solo parent. So, lahat yan nag-expect. Pag hindi mo binigyan ng form yan, niwala silang chance to prove that they're qualified. No? So, yung iba, sinasabi, huwag magbigay ng masyadong maraming form kasi baka mag-expect. Eh, habang binibigay mo, sinasabi mo naman eh, sir, ma'am, eto po gagamitin natin to evaluate. Pero yung alam niyang qualified siya at wala man lang siyang form, eh wala na siyang pag-asa. So that's why nagtaka ako bakit biglang nagbago yung usapan at pag-uusap namin with DSWD na ngayon sila na namili kung ilan. Nung una sinabi initial lang yon, no? That's why I'm making a personal appeal, no, not only sa ating pangulo, sa economic team, sa DSW, IATF. Masyadong maliit yung 54% sa Metro Manila. If you're making a mistake by 10%, that's 320,000 families. And I know hindi 'yon ang intention, no? At hindi 'yon ang gusto ng economic team, hindi 'yan ang gusto ng gobyerno, hindi 'yan ang gusto namin sa legislature, hindi 'yan ang gusto ng mga senador. But of course, kailangan maghanap ng pera kasi it already equals 17,956,000 and another 93 families, no? So we really have to look at the statistics and we have to look at to find a solution here. But I'll show you another thing that will bolster my argument, no? Dun sa mga kapitan na or yung iba nagtatanong. Ayan po, guidelines po to mismo ng DSWD. The barangay shall identify and prepare the list of qualified beneficiaries based on eligibility requirements provided in these guidelines. The listed beneficiaries will be profiled through the use of social amelioration card. So malinaw po yan ha. Ang mag-identify barangay, titingnan nila qualified, profiled from the social amelioration card. Meaning kung wala kang card, hindi ka kasama sa ipro-profile, wala ka ng pag-asa. So the SAC or social amelioration card shall be the mechanism of eligibility. Shall be the mechanism of eligible families to access any social amelioration program from any government agency, including the DSWD. Okay? Ayan po, tapos ito po, kasama namin binuo po yan. The identified person of barangay will conduct a house-to-house distribution. A house-to-house distribution of the SAC forms, 'di ba? Okay. So let me go back to that, no? Kung alam niyo na kung sino at fix na yung number mo, ba't pa tayo magbibigay ng card? Magpa-submit na lang tayo ng listahan. Ngayon, sinasabi natin, meron mahuhulog sa DA katulad ng Fisher Folk at ibang farmers. May mahuhulog po sa, or may masasakop po ang DOLE, may masasakop ang DOTR. But under your joint guidelines, it's the social amelioration card that will determine kung ano ang, kung saan programa ka. So, kung hindi mo bibigyan ng card lahat, no? So meaning, may nakita kang malaking bahay, tinanong mo, kinatok mo, boss, ilan ang pamilya dyan? Apat. Ay, sorry po, isang form lang kayo. So, may tatlong pamilya doon na cannot even argue whether or not sakop sila. Now, what if you give them four forms? Yung isa yung may-ari ng bahay. And clearly, may income, clearly, may kaya, clearly, nasa formal sector. So, sabihin mo, ma'am,
hindi po kayo kasama. Kung hindi makabayad ng renta yung makasama mo, may ibang programa ang gobyerno dyan. O, the other family, nasa formal sector kasi nasa hotel nagtatrabaho, for example, or, and continuing sweldo. So, i-explain lang sila, boss, hindi ka kasama kasi tuloy-tuloy ang sweldo mo. But the two other families ay kasama. No? So, that's the value po that we will have forms for everyone, no? We cannot play politics here. We cannot think na pag binigyan, magtatampo. Kahit anong mangyari dito, may magtatampo. Kasi supply and demand yan eh. Diba? Lahat kailangan, lahat gustong mabigyan. So we're just trying to put more logic and sense into all of this. So let me show you the form. Nakita nyo na to, but let me show it to you again, no? Okay. Ayan po yung form at makikita nyo po, medyo kompleto sa datos at pati kung ano sakit nung pamilya, anong kondisyon, ano yung mga sakit and everything, no? So, kung hindi ka mabibigyan ng form, paano malalaman ng DOH, for example, yung mga may high blood at kailangan ng gamot, di ba? So, paano po malalaman ng IATF kung ilan ang vulnerable sector? Kasi part of asking the precondition, the pre-existing medical condition is not only for the social amelioration. It's also for our scientists, especially yung data scientists and medical professionals, to see gaano ka-vulnerable ang population sa isang lugar, because we know that COVID-19 hits worse dun sa mga may underlying medical condition. So, kung hindi ka mabibigyan ng form, walang record yung gobyerno tungkol sa'yo, no? Then going back to the process, di ba? Why do you have to encode for 3 days when may form ka naman? So gamitin muna yung form para ibigay yung pera, then afterwards, saka nyo i-encode dahil may pangalawang bigayan pa naman sa Mayo. So siguro at this point you'll ask me, eh bakit yung verse na shinare nyo sa umpisa is about, you know, the way to heaven being narrow and the gates to hell being wide. May kasabihan din po eh that the road to hell is paved with good intention. The president will die first before allowing Filipinos and the country to go to hell. No, I'm speaking po in human terms, in governance, no. Ayaw niyang magutom kayo, ayaw niya po na magkasakit kayo, ayaw niya po na may mamatay. That's why the president has been diligent in running government even during this crisis, no? That's why the economic team is focused in trying to help everyone, no? So having said that po, sinabi ko yan kasi marami po maganda intention, pati po kami. But this is not you versus us. I want to say LGU, I'm on your side. But if I say LGU on your side, does that mean kalabang ko DSWD? Hindi po. We're all on one side. The other side is COVID-19, no? So I hope ang dami ko pang gustong i-discuss, but may tumatawag na po sa akin from the economic team, and I think very good po yung suggestion that we clear this up by the DSWD and myself or Congress having a joint statement, no? But very important din na ma-clear up lahat ng issues na to. And dun po sa mga medyo nahihirapan, pasensya na po kayo. Again, we're on your side, we're on the same side. Dun po nagsasabi, paano to? 2,000 ang bibigyan sa amin, 800 lang ang binigay. Ano yung sinasabi ni Cayetano na kailangan ng form? Hindi, no? We are debating and we are talking to each other as a nation because we don't want anyone to die. We don't want anyone to die because of COVID-19. We don't want you to die because of hunger. We don't want you to die because kulang kayo sa gamot. So let's please help each other. So let me end with a positive note, no? Despite itong discussion, na-download na yung pera at yung mga LGUs are full steam ahead. So mga kaibigan ng mga kapitan, mga kagawad, mga zone leader, purok leader, ating po mga mayor, kung anong allotment nyo, make do muna, ibigay nyo sa pinaka nangangailangan, but Congress is here working at your side, the economic team is working, the DSWD is working to get you more resources so that lahat matulungan natin. No? So again, it's Sunday, please worship with your community, please say a prayer for all of us, and hopefully there'll be wisdom coming from the Lord today. God bless you all, magandang hapon po sa inyong lahat.